Mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, punta natin yung ano, kasi yung Starex andun na po yun, nakabarada na sa kabila, kumaandar na po yan. Ngayon itong Kia, palit tayo ng oil seal kasi may tagas sa crankshaft oil seal. Tapos itong mirage, troubleshoot po niya, nawawala power. Pero meron tayo ano rito mga guys, mahirap na gawain kasi po meron tayong tornillo dyan na nakahiwa-hiwalay. Ano na lang po natin kasi po ito, dumating ito isang lagayan, nakalagay sa isang lagayan, halo-halo ngayon po, pinag-severita natin yan, pinag-hiwa-hiwalay natin. Kasi sabi ko nga po ito kay Pedro, para kay Pedro yun, isa para kay Juan, yung kay Lucas, kay Santiago, yung mga pangalan ano. Ibig sabihin mga guys, isa pinanggalingan mo niyan dito sa makina na to, 4GX1. Kasi po mga guys, ulitin natin, ito po dumating dito, puzzle sa atin to, yung Lego. Kaya sikapin natin ang assemble po niya, nandiyan na yung mga tornillo. Kaya yung may-ari nito, si Sir Harold na taga Quezon Mauban, dinala rito nito, nakaisinakay na lang dun sa isang 4GX1 niya. Kuya, nakita ko yung ano mo, buhin mo nga ito kasi nangyari nito mga guys, kwento na lang tayo rito no. Pinalitan kasi ano to, nagpapalit ng cylinder at gasket na asbestos. Yeah, asbestos yun, bago po ito. Balik natin ito na, kasi walang damage mga guys. Oh. Maganda. Ito po yung, ano, yung federal na asbestos type. Kaya sabi ko nga rito mga guys, subukan natin ibalik to. Subukan ibalik. Nakikinig si sir dito eh, nananood sa vlog natin eh. Kaya, Sir Harold, balik natin ito. No? Head gasket mo. Ito po, nisalpak na natin yung ano, yung akot na piston. Ngayon, nilalagay na natin yung ano, yung itong crankcase. Ito yan. Ito yung pinaka fuel pump. Ito po yun o. Ito po kasi oil pressure po ito. Ito po yung dinideliveran ng ano, ng para umandar. Ito mga guys. Yung injector. Ano yung injector natin? Yan. Iwaiwala ano. Kaya sabi ko nga sa inyo mga guys, sikapin natin, buuin nyo. Ito po, may kanya-kanyang ilagayan yung dinala dito. May kanya-kanyang ano. Ito po, kung naman sa inyo po, na-rebuild na rin. Nakakatan na ng ano, ng lobby tubo. Yan. Isa-isay natin to, assemble natin to. Sabi ko nga po, sana ma-assemble natin. Ano? Ganito yung magtrabaho dito mga guys. Makalat. Yan, kasi po pinariritase ko na po yan, tawag dito, pinakaiwaiwalay ko na yan kasi alam naman natin yung mga tornillo para sa bawat isa. Sa mga kulay pa lang mga guys, halimbawa po nito, itong kulay na yan, alam natin kung saan ang galing na to sa timing cover mo yan. Tapos itong ano, ito sa oil pan, kung crankcase. Ito po, head gasket. Ay sorry, sa cylinder head mold. Ito po, ano po ito, sa camshaft, yung camshaft cup. Okay yan. Ang ginagawa natin mga guys para malinis tayo dito, ito po ang ginagamit kong panglinis. Yan, ito rin minsan ang binapandar natin. Kayo mga guys, ito po. Kasi po, ang ginawa nyo lang ito guys, ito wala silang ganito, linagyan lang ng silicone. Kaya ang ginawa ko dito, sabi ko kay sir, yung may-ari nito, sir, bili ka ng ano, ng head gasket, anong overhaul gasket para yung timing cover, mailagay natin na maayos. Ito, lagay natin na. Pero sabi ko nga po, ano, magdaldalan tayo rito. Ito po yun. Yan. Okay, yan. Oh. Sakto yan mga guys. Kaya ginagawa ko po yan. May guide po niyan, dalawa guide po dito, saka
Good. Yan. Mamaya po niyan, mga... O kaya bukas. Assemble na po ito. Kasi po, yung cylinder head na galing sa machine shop, ibabalik pa natin doon kasi... Yan. Ano po ito? Binamachine shop natin. Nakita niyo po yung daan ng ano ng machine. Ibabalik pa po natin to para sila na lang daw magkabit ng ano ng bulb seal. Yan. Yan. Tapos. Sana ano. Mapandar natin to. Abangan niyo po kung umandar na po ito. Dadalhin dito yung sasakyan. Kasi po ano po yun. Galing pa sa malayo. Kung masambula natin to, paandarin natin na sana umandar. Abangan nyo po. Kung hindi ko po may makita, hindi ko wala pong ano, hindi ko na paandar. Mag-text na lang kayo, sabihin nyo, sir, nasaan na yung projection nyo, bakit ano, bakit wala na. Kasi mga guys, ano, itong Starex po, kaya under na uyan, nandun na sa kabila. May soba pa tayo. Ang palakas. Yun yung ano, yung yun tayo na naghalo yung tubig sa kalangis. Ganito rin ang naging issue nito mga guys. Kaya, kung masinin nyo po, ito yung sa ano niya, yun po. Kita nyo po yan. Nag-sharon ko na ito. Hindi ba natin nalinis lahat to? Kasi po, itong ano na to, itong... Dito mo nang galing. Tapos, mapansin nyo mga guys, mayroon tayong o-ring dito. Ito yung ano po, ito yung mga sikreto natin dito. Ayan, para sa mga baguhan ng mga mekaniko, magbigay po ako ng tip para iwas backjog. Sa hanggat maaari mga guys, kayong mga, yung mga baguhan ng mga mekaniko, ang number one sikreto po ng mekaniko po, maglilinis. At tulad nito mga guys, ilagay na natin yung bago. Ulitin natin mga ugas ha, kung bago na po, huwag nang kailangan ano, lagyan ng silicone. Tignan nyo ito nangyari itong, ano, itong luma. Oh. Dahil linagyan ng silicone, yan. Nung linagyan ng silicone, sa kahit binasok ng inigpitan, dahil meron na pong ano po niyan, sobra na po yun. Naghanap ngayon si ano, si silicone, hindi makalabas. Ang nangyari, si O-ring ang bumigay. Nakwikli siya. Yan o. Kita nyo po. Dito po yun. Yan. Ito po kasi, supply po yan. Dito yun mga guys. Dito. Kung itakip natin po yan, susupplyan nyo po yung, ano, yung balancer ito. Kasi may butas po yan, diretsuhan. Kita nyo yung kamay ko. Yan. Sorry, yan. Kita nyo po ha. Yan ha. Diretso yan po yan. Takpan ko ha. Yan wala. Kita nyo. Yun. Takpan ko ha. Yan. Ito po. Natapad dito. Yan. Ngayon mga guys. Kung mag-overhaul po kayo ulitin natin. Maglagay nyo po ng ano. Ng silicone. Mag-ingat po kayo. Kung hindi kayo, kung may wala kayong tiwala sa gawa nyo, naglalagay kayo ng ano, hindi wala kayong tiwala sa o-ring, kung maglagay po kayo ng silicone, be careful. Dito na naman tayo eh. Kaya ulitin natin mga guys, tulad nito. Magbitak. Kasi po, linagyan ng silicone. Meron bang isa dito, yun o. Oh. Ito po yun, dito naman po yun, sa timing cover mga guys, dito yun. Dito po yun. Dito o. Kasi po, yung o-ring na yan, pressure po niyan. Kung, halimbawa po, walang o-ring. Tulad nito, walang o-ring po niyan. Tatagas po dito. Kakalat. Kaya kailangan po ng o-ring. Yan. Tapos, ano pa? Marami pa tayong ano rito. Pero ano mga guys, abangan nyo na lang. Sikapin natin yung mga tornilyo na yun kung may lagay natin sa tamang lagayan. Sabi nga,
Nung nasa auto-supply tayo, sabi yung boss natin eh, back to place, ano, back daw sa ano eh, proper place eh. Kasi yung mga pyesa natin dati, kung may bumibili, kinakalat lang yun sa counter, oh, dapat ibalik sa lagayan. Ah, ganito ito mga guys, nakakalat lang po ito, subukan natin ibalik sa ano, lagayan. 4GX1 for general overhaul. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Daldalan lang ito, antayin na lang natin yung starting. Okay, bye-bye.